106.7 ISFM. The views, thoughts, and opinions expressed in this program belong solely to the anchor and guest and does not necessarily reflect that of DYIS 106.7 FM Management or the local government unit of Santa Barbara. Yari na ang inyong kalingawan sa tagsakaudto para sa inyo mga talamyawo. Kag inyo mga requested so magpamati kag magtawag kaupod sa inyo pinalangga sa radyo Gigi Shaila Cordero live sa 106.7 DYIS-FM ang palangga ko Stereo 106.7 ISFM. Oras 48 minutos na nagrikat sa taknang alas 10 sa aga. Good morning sa aton yung mga pinalangga. Welcome sa aton yung programa Radio Piscina pod sa akon ugin Zoila Cordero. Tutup alas 12 subong nga udto. Kumusta ba inyong mga adlaw subong syempre? Adlaw naman kita sa Miyerkules. Kadasig sa aton yung mga inadlaw. Dugay-dugay tapos ng bulan sa Hulyo. Agusto na. Pila na lang gid ka adlaw ang nabigay. Subong adlaw, Hulyo 24, 2024. Sa aton yung mga pinalaga, good morning. Unahon, tarin tamyaw ang aton nga mapisan, hands-on, very active na aton nga Municipal Mayor, Mayor Doc Dennis, a professional, good morning. Sa aton nga Vice Mayor nga mahapos palapitan, madali lang istorya ho. Katuilan siya bala, kasi yung mga problema na. Very willing to listen kay Chaya Perma. Aton yung pinalaga nga Vice Mayor, Honorable Vice Mayor Isabella J. Makino. Kagsuman sa aton yung mga miyembro sa Sangkuriang Bayan, good morning. Nga tanan-tanan sila proactive, especially ako yung mga pinalangga, dira. Kagupod ko sa debate sa kahanginan, soon to resume. Gusto man rin siya maato ng debate sa kahanginan. Commander, Honorable, Sangkuriang Bayan Number Christine Marie Delgado Robles. Good morning. Sa mga katapos ang Sangguniang Bayan Gatsuman LG Santa Barbara sa tanan-tanan ng mga empleyado. Good morning sa inyo. Kag sa mga Santa Barbara homes nga nag-upload kits sa aton. Kag kung sa dito man kutob nga maglabot ang aton nga signal. Hopefully, okay kidang inyo nga adlaw subo. Wala na ito nga grabe ang ulan. Pero doon kagabi lang gabi yan. Sa nagiligat yung mga inadlaw daw wala man. Hindi yan natong padugayon. Kikitamo sa iyang mga responsibilidad, sa iyang taratapan. So nag-ayo lang kita sa iya sa iyang tiyempo. Kaya nag-field man isa. Kag nag-meeting siya always. Ang aton nga pinalangga, always ang aton nga bisita. Every Wednesday, ang officer in charge sa Municipal Agriculture's Office, Engineer Joven Sonico. Sir, good morning. Yung aga Ginsoy, kag sa tanan nga tagpalamati, no? Mayong aga sa tanan nga, hopefully, na nagtarotiraha rin ng uran na may alatan sitwasyon, no? Nakalagaw ka man, sir, sa may mga kaparanggaya naton, sa mga kaumahan? Actually, kinaga pa ko nagpa-ibawaan to ka nag-adto sa planta. Nantawa mo natin itong sitwasyon ka nga, dressing plant. Tapos nagyan natin ang iba natin nga tanamnan daw medyo damo-damo tubig no. Daw may gabaha nga mga sides mga tanamnan kag medyan ga ano no. Gapong-gapong nga ila nga ano. Daw nadalman gid nda mga pananom pero eventually gamay lang hopefully no ang atong apektado. Kalabana kada sa mga ingad ka creek bla. Kag sa mga hindi bla properly drained ang lugar nga may mga culvert nga nag-clog so gabaha git. Ask ko lang sir kay sa subong ban anaton daw wala pa nang ka-onset ang La Nina. So sa mga nagtululo pa nga mga ulan sir bastante na bala ini sa aton yung kaumahan. Sa tulad na no lately nga dyan daw damo or ginura no pero ang apektado yung kanyang naurihi wala tanam uri sa buog ti na iba na wash out gid kag ang nakabintaha man ang nag risgo ka nag ano nag dry seeding kay kanami talaga tubo ang handang ano mga paray. Paano po kanami na no. Ikapilala natin yung cropping transfer? Amo pala dyan atin, ano no, first cropping. Usually atin ka start April, May, pero delay kita. Almost June, last week rata ka June, kag early July pa lang kita ka naka-establish kin, no? So sa ibanta na nga, just like Luzon, kita irrigated, tanda. January pa lang ang more cropping establishment. First cropping kina natin na January. Ask ko lang
comes from aton bala nga rice production, di bala sa nagliligad yung mga tinuig, dalagko man ang aton nga kita sa aton nga rice production. Pag El Nino, pila ang kita naton, sir? Actually, kung man nag-down kita no kung kang El Nino nga to, that was 2009. I think dako gito kay almost 50% to atin ano no kiti ang second cropping ginatan katong apektado. Piti sa tulad naman ta na ang ano naman natin do medyo na mitigate natin lately ren ng ano no. Kay naga ano promote man kita kang early cropping establishment just like may advisory nga ano no nga may El Nino or La Nina nag-advise man kita sa farmers natin in case kung ano magkatabo either mag early sada o kung mag late sendang cropping no ginapaano man natin pero mostly atin gi naga early ano kita no sa dry seeding gid kita nagano ang amura ng April May natin. Okay, so kumusta ihan sir ang subong first cropping ang patabas natin mapiratihan kita kun okay lang. Oh ginapangamuyo ginatan no kay ti first crop establishment natin ja. Mm-hmm. Puli nga magin maayo lang no kay ti ni natin paktan ang chimpo. Mm-hmm. Iti forecast natin tlan may ilanin niya muda gani pirara ka halos ang kasmana rin gaura no. Mm-hmm. Actually yung bagyo sa northern part man pero pagwa duman gani pero ang habagat gid ang nagaano ka natin nagadara ka natin ka uran so puli makarecover atin mga tanom ko madrain lang dayon ang ano makagwa lang dayon ang tubig bla sa mga drainage canals ka natin ng mga ano no tramnan hopefully nga hindi masubmerge atin ng mga pananom. Mm, kabay pa sir, kay man talad ka daw nagdobla kay daw ay man talad tiga uran, di ba? So ang atin yung mga pinalangga siguro ng mga pumuluyo magbruli guys sana diyan magbutang buho para mag-ilig ang tubig. Uno no lang dad nanda no buligay lang sanda no kay iba ka diyan why may establish gid ang drainage canal sanda kay ti iba pa awas lang sa iban man nga ano iban man nga kahon so mo ra dapat istoryahan lang nanda kung di nanda pagwa ano. Ang analipat ako sa ano in F2C2 amuran bala kang naligad nga semana kay bisita naton ang upo naman si Sir Rosulit ang focal person on organic farming so nagmention sa about sa may F2C2 nga program sang aton nga national government so kay patuman ini sa to maayo guro ang aton nga production kuno patuman ang F2C2 nga ginapatuman gid man subong di ba oh ano amor dia ang ano no amor dia ang aton nga masagana clustering. So farm consolidation and clustering nasa no tanan nga sa isa ka cluster areas pero tingab la tingab ang production tingab just like pag start ka cropping paghambal nga April mas tanan nga farmers dira nga involved sa isa ka cluster dapat dululungan. Tapos ang pati ang farm preparation and land prep hasta sa pagpangamunodungan man no so amura nga amura ng target natin. Hindi lang man sa ano na sa rice pati sa ano natin sa corn sa livestock amura ang ginaubra natin. Actually ang corn na ginaubrar diya ka corn may mga consolidator diya sanda na una-una lang kay manageable tanang sa corn ng mga farmers. So buhay rin tanang ginapractice nga atin nga ano no nga corn farmers ginaano gidyan ni Sir Alan kay establish agad sanda no may mga consolidator sanda ka may marketing strategies sanda nga ginaubra no pati ang ano nanda ang farm plan nanda kag ang planting season nanda ginaplanuhan nanda dia. So puli mo man dia ang matabo sa atin nga ano sa atin rice farmers kag maano nanda no ma tigayon nanda yung programa kag solihib lang maka market sanda nga sandaren no kay ti may mga machineries naman kita iba na tawaan no so amo ang mabumulig ra kanda sa land prep. Thank you very much, Sir Engineer Joven Sonico. F2C, ito bago ko na dumaduman, Sir, Farmers and Fisheries, clustering and Consolidation, Program. Doon may ara, doon ang FACOMA, kuno, isa sa mga mahimo nga ginaay sa aton nga national, naton nga ano, nga DA. So, na mo naman istoryahan mo naman ni Sir Tutoy, Sir Sulit, no, nga in case lang, ano, ayang part ka rin sa kadiwa, bla. Mag-encourage naman kita isang daw ang first nga cooperative gikang sa farmers natin. Kung pwede nga, dyan na lang maagi, bla, atin farmers. Maka, ano, sanda, makabulig sanda sa credit kang atin farmers, no? Makabakal sanda inputs kag mga machineries through, ano, cooperative, no? So, fully, ano, nanda dyan, mapalanuan nanda kag, ano, nanda sa atin farmers dyan, nanda mga programming kaso. And the mention man niya about sa aton nga preto hectares 15 hectares. Oh, ang demo farm natin, no? Ang demo
study na to mm-hmm. na sa balance for the fertilization strategy mm-hmm. ni kaya sa atin na corn. Mm-hmm. So start man sa iba iba na kalan prep naman. Mm-hmm. So planting resenda. So puli mangin makita natin ang resulta na kanya kung ano ang mabulig kang balance fertilizer strategy mm-hmm. nga dyan. Okay, so hindi sa kumo kumangkot sa imo sir sa iban nga mga topic, iban nga mga subjects mo kuton talang ikaw sir. Anong imo nga paranaawan kay syempre ang atod nga Halaor, Halaor River multi-purpose nga project sa may Kalinog, Iloilo, balaan nato nga hamba sa ato nga presidente, makabuli ko na ini sa may 32,000 hektarya nga humayan, sir. So, dari sa aton sa may Santa Barbara, ano bala ang mabulig sa Halaor River Multipurpose Project? So, number one, gigara dyan, no, ang GRMP 2 nga dyan, no, ang main purpose na gigiya. Sa giya ka natin, may gong areas, no, ang giya sa may Lakadan, tapos giya sa may Bantay, Panaog, ka Kunaynay, ang irrigation. Mm-hmm. So, kung may crops kita, kung magtanam kita, kinanglan natin irrigation. Mm-hmm. No, so, amo dyan, hopefully, makabulig dyan in the future, no? Mm-hmm. Iti amo dyan, ang number one, nga kinanglanan ka atin mangunguma, tubig sa anda nga pagpanguma. Mm-hmm. Hindi kita katanam kung why kita patubig. Mm-hmm. So, hopefully, matamat niya umpisahan. Actually, si Gira Survey na, no? Mm-hmm. May nakita ako na Gira sa may Gira sa area Kakabatuan. Sige mm-hmm. na pang ubranan na dyan kanal. Hopefully, padasigasig ka makalabot na ka natin. Okay. Amo dyan maservisyuhan na ka natin, Gira. Ang mga rainfed areas natin, bala? Mm-hmm. Amo rin ang plano, nandang kay nag-normal sa damo. Nag-adto sa na-litli, nag-pangayo, black evaluation ka mga tanam mm-hmm. nga maagyan kang, ano nga dyan, kang kanal, irrigation kanal sa nagya sa may banwak sa Santa Barbara. Doon, nabasa ko ito, 80 kilometers sa Ronsanda. Ang anda talad niya project, sir, doon dyan, sa 75% yung operationality ni, nga mag-full operational din bala, mm-hmm. ang aton nga Halaor River Multipurpose Project, Mega Dam Stage 2, mo itawag nanda sa 2025. No, may nami no kung ano no makalabot lagi ka natin no. Pero sa paglibot-libot man gaya sa may ano no kalibot man tayo sa may rainfed area sa Kabatuan. So nakita natin nga ginobra gara diyan no. Puli gamay da langgit nga mga kilometrahe makalabot lagi ka natin. Okay. Sa iba na areas sa Kabatuan natapos no. Kita natin. Okay. So oras na to, 59 minutos ang nagligas sa takatanga na alas 10 o kon 1 minutos ang nabili this mag alas 11. Shout out aray tra sa Marina's Pancit mga lugutuhan and eatery kag Sumanico's 888 Laundry Shop sa may N&B Building sa Tubang San Santa Barbara National Comprehensive High School kag sa mga upod naton sa may Katagmaya Norte Canteen Girls langka Violanga Laya langka Loisa kag subong man kay langka Luing kag Marche so Kenya good morning always kinakatanaw sa mga lives nato diri sa may ISFM. Sir, ask lang ko, ang ba't mo kang ina, nagkakakulang kita sa voucher? Ano to kina, no? Why man kita nagkulang gin? Garing kay ang system bala katan nga, ano, mm-hmm. nga Department of Agriculture, nag-down. Ah, okay. So, nag-abisyo. So, sa tulad, nag-stop kami, anay, distribution katan, fertilizer, discount butcher, kaya mm-hmm. may advisory kita, na ma-system maintenance and up to mm-hmm. July 30. So mabalik gid sanda sa ano no sa July 31. So pasensya gid sa atan mga farmers why natin ginapangayo dia. Why kami anay nag-distribute ang anda voucher kay base maano bla maguba lang ang QR code kay magbalik man sa nagyapon. Mm-hmm. So ginber stop natin anay kay mabudlayer nga magbalik-balik atan farmers. Okay. So pira pa sir ang mga wa na tawaan natin pira pa ka porsyento? Dako pa no, mga 98% pa. Mm-hmm. Eh nag-initial lang kita ka 50. Tapos mga 100 pa lang nataon natin. Okay. Kay 15 atin ano, mm-hmm. 15 atin recipients. Mm-hmm. Kag ang barangays pa lang natauan is ang Balibagan ST, hindi para 100% natauan. Mm-hmm. Ang atin nga Payao area. Pero tanan ay pakabuol, hindi pa tanan nakabuol. So we're very sorry gid nga mudya na tabo kay ang down ang atin system kang Department of Agriculture. Kay hindi sanda makapabaylo ka butcher to, hindi maskan ang mga QR code na kadya nga error. So bad lie gid no. So puli makabalik ta July 31. Oh, July. Nani lang pirada lang ka. Garing kay atan farmer no kay tikin ang lanan der gid dad sa pagano da no sa pag pangabuno nanda. So madelay gid so wagi kita timahimo kada kay ti jan gaagi atan nga mga ano no
atin nga mga inputs sa atin nga mga dealers nga gin assign, so hindi kita wala natin wala kita control. So ang voucher nga dyan, sir, para lang gyud sa fertilizer maintenance, ano? Oh, fertilizer pala, fertilizer lang dyan, no, sa atin nga farmers nga 1500 farmers. Amo muna na ang iba nakabuel kang atin nga sa binhi natin bala. Mm-hmm. So kung may ano sanda, may master list man dyan nga ginatao natin sa mga technicians. Mm-hmm. So 15 gyud ka natin. Ano, 15 lang gyud ka natin. Oh. So kag why gani 50% na natawa, no, kay tanga di sa clustering ang iba wa ay naka ano, no, wa ay ma-validate. Okay. Ang may kantidad dyan sa nakabutang sa voucher? Oo, oh, maatan na maximum area is 0.95 kaya gin prorate lang natin, no. Mm-hmm. 0.95 and below lang. Kung may may mga farmers nga sobra 1 hectare, so ang maabay lang ginanda is 0.95 lang gin value na. So mga 3,000 plus. So kada isa ka nanda 3,000? Hindi man gita, kada isa ka nanda, no. Ang may area lagi nga taas sa 1 hectare. Mm-hmm. Ang, may, ang nubota na, base okay. Man na gyapon kita sa hectares na ginawasiyan. So kung 0.5, mostly 1.7. Mura na ang mabato nanda. Gamay lang gali yan. Oo, depende sa area nanda. Sa bagay kayo, ito siyempre, kinahabaki-baki man ito. Kung ang area mo, duro, may kinanglanon mo, di ba? Hmm, kay, amura na kay 1.5 lang atin, ano, ang atin nga bad, overall nga budget, lang daw, 3.3 million lang. So, gin pa igu-igu lang, amura nga gin 0.95 lang ang maximum para matawaan man ang iba. Okay. So, kumusta ang aton? So, kung sir nga, ano, nga, aton nga ginambal mo kag inang aton nga rabies update naton. Oh no, rabies update naton. Mm-hmm. Sa rabies program naton. Mm-hmm. Hopefully continue man yaton nga pag-implement ka atin impose sa ano, no, sa dog catching naton. Mm-hmm. Dog pound naton kay hopefully nga madarada man kita sa as top performer, no, sa rabies, sa canine rabies mm-hmm. program ka province. So pirarja ka years nga naga-perform ang banwa, so hopefully nga sa tulad for 2023 da kay last year abi number one kita sa dog vaccination man, no. Mm-hmm. So base makonsider man ganda kita nga top performer duman ang banwa ka sa number one. Mm-hmm. So tulad yung 2X sir, na natin yung atin yung mga pinalangga ng mga BMTs natin para kay monitoring team natin ang nagpanglibot man sa mga kabarangay na good nga magpang-vaccine sa mga ayam. Naubos bala sir? Ang atin vaccination coverage lang tala di nubo pa, no. Mm-hmm. Eventually na hit man natin ang target nga 70%. Sa tala 78% lang kita. Mm-hmm. Kay why natin mabalikan liwat kay busy gid natin BMT, no. Mm-hmm. Kay kaduro kanda nga obra. So di natin mapersa nga unahan nyo lang na i-rebis kay may priority man kita nga roblan. So eventually matapos na sa iban maka video hasta pa man sa ano na December natin nga video kita ka vaccinate for 2024. Pero may nabilin pa kita nga vaccine. May duro pa kita bilhin ng vaccine. Enough pa sa atin nga ano, no, sa atin nga population kay gin ano gin natin, ano, gin budget ta gin natin nga makabayar natin at least 90%. Mm-hmm. So man natin ang atin nga dog pound sa Maya Barangay Dagasan nagadugang man. Although may nagagawad ka mga ayam natin, pero may nagadugang man sa Gyapon. Kag na istorya kong atin nga impost natin nga head si Sir Pudadera, Police Major, retired Police Major Pudadera, nga may nagbata to kuno sir, nga ayam? Oo, may nagbata to last last week pa to, no, do early July. Mm-hmm. So amo to ganay kung kubaw nga dugang ngaten na para kanon. Mm-hmm. Tapos kung naayo natin nga kung may ma-adapt daad bla. Ipalo-up man natin ito, vaccination. No? Ang hindi magawad ng buhay, gid, mapaschedule kita spay kag-neuter sa atin ng provincial vet. Mm-hmm. Para hindi rin magpinamata, kag mag-pinang breed pa sa iba. No? Mm-hmm. So, para makontrol man natin ang population, kay bala man natin na rabies, good lie get up na yun kung may kita control sa atin ng ano, atin ng mga pets nga dyan. So, dapat sa atin ng mga pet owners man, na maging responsable man, no? Kita mo natin kang Monday to galagaw-lagaw, no? Pirasan na kabilog kahit nga may mga may nag-hit nga babae ang mga ginasunod-sunod. Ah, okay. Aga pa ng pangaliyag rin. Oo. Iba, kita mo to mag-tirin-tirin sa, sa may plaza to. May ginasunod nanda ang bayi to nga nag-hit. Duro kay Santa to flag ceremony natin tuya kay Santa nagtiripon do maan naman. Oh, nag-flag ba Santa? Ang mangkot lang ko sir, for example, pila ang capacity kang ating dog pound? Ang capacity na da, 20 lang gid mo. Mm. Pero eventually siguro daw pa na nakaten nga pinalangga nga mayor no, pa basi pa dugang-dugang na. Mm-hmm. Eh daw shelter na siya eh, dog pound in shelter para
para ma-accommodate man natin ang way gid blado ginapabayaan gid. Mm-hmm. So ang aton manog sagod na daw manami man us GR. Mm-hmm. Kinaanta naman ang iban. Bomaya ti kare kay aton ang problema mga para kadaon natin. Nagmuno kan isa ka na kan sir po tadera nga may chan ko nag agdo toy gawado ni randa ada ka nang ayam. Mm-hmm. Pagyaring kay ti piraran ka adlaw sir nagligado 40 days ran. Ito oh, mahal na ng barag. Mga tanong baray da na tiwa ay na nang ginbalik. Kung ano, kung kay ti may ordinansa kita abi no. Kinanglan kit nga ipag-release na may ano kita pa may record kita no. Hindi man pwedeng hindi unfair man sa iban nga nagbayad to tigpira ka pisos man para sa dayan magawad. Mm-hmm. So iyan na lang tinguan lang nga mga gawad no. Mapidi maraguro maistoryahan. Gani so, makaito may iban man garing pagin ng mga pasaway man natin ng mga pumuluyo ang balanda po yan dadalang kuno ayam na dakin tak aras na magsagod para kita dalang kuno sir ang masagod ba o amura ng pinaka ano gin no ay problemahan tagad na kay kanami ka atin nga dogpan to kanami ka live ka atin nga mga ano to well taken care of gin na to atin mga stray dog so pero once ka magsagod ka ayam dapat manan mo mga konsekwensya no. Number one, gid rabies, so vaccination. Kag consideration man sa imo palibot, dapat ilish pa man sanda o kuni higot para hindi man mag do pinabayaan diyan sa palibot kag basi maka ano man sa iba makakagat bla. So added the cost man ran. Kay dapat kung kay sino ang dog owner dapat i-shoulder mo gid ang vaccination kag nakagat in case nga may makagat kin man sa in kaso por kaso sir for example bi mag buhay ran sa dagat sa dog pound natin ano mahimo natin kan da karon jan kung magduro pwede buhay ran gid ka tama why di ma-adapt kan da jan na lang sa damag tinen eh ano tagid na garo may mga rimuon gid ta kita guro karon jan nga kung ano pa lang tinguan gin natin nga either mapa-adapt or ano kay budlay man mag-eliminate. Mm-hmm. No ka maluoy man kita sa ayam no pero amuran kung buhay ra gid inyoter natin anay. Mm-hmm. Spain yoter natin anay kag i-case ano ipa-adapt gin natin. Mm-hmm. Kaya capacity kang ating utok po na ba mo 20 lang kaway pa mga palapad ni Mayor Dennis ang capacity oo no di 20 lang gid so ano lang man daadan mo pang control lang man daad in case ano mabuhal kag mabalik man lang dayon daad sa paano kag piram lang bili kang higot why gani guro ang isa ka 2 ka metros guro ng higot pira may 50 pesos ang isa ka kaula 100 may ka ano ka rin guro may higot ka din no so para safe hindi lang man ano no hindi lang man safe ang ibang tao pero pati ang sa palibot man no safe number 1 gid sa apin pa sa mga populated areas kung may mga nag-aragi ng mga sarakyan ang isa it's either may ipit sanda or sanda makadiskrasya sa mga atin ng mga drivers. Mm-hmm. Pero recently, sir, ay kita sa nabalitaan nga may ayam kita nga nagpangagat? Ang last natin ang guest na may bulong. Mm-hmm. So nabalidate naman to, kag na-advise naman to ang atin nga ano. Amura nung doon may positive case kita to. Uy. Pero ano to siya, ang why naman to tag-iya. Ano naman, ang tawag niya, stray. Nga hindi taga dyan bla so na-advise naman to ko provincial vet nga vaccination program gyapon sa kada barangay kaya okay lang no yun kung ikaw pala ipatama yung mga kukulingon nga ayam ka tapos ka layaw-layaw ka lang wain na nag-atipan bala kanimo so panugyan natin sa atin yung mga pet owners oo sa atin mga pet owners no be responsible no maluoy kita sa ayam kung di mo lang natin kaya magsagod kang ayam hindi na lang kita magsagod no kay number one, kaluoy kayam ang welfare na pinabayaan. Kung isagudon mo malanggag para pabayaan ng palibot-libuton, so risgo pa kang ano, no, kang palibot. Kag burden pa sa banwa. Number one, bakuna. Bakuna sa tao. So gagasto kita, no, kanugon. Kung pwede pa lang natin dyan nga butang man ang gasto natin sa iban nga services, mabuligan pa natin ng iban nga tao. Mm-hmm. Pero why man sana kasinabad sa may public market natin, sir? Ang sa atin, public market, no? Well, ano, gira permi, ginamonitor gira ni kang atin yung post ni Sir Podadera. Mm-hmm. Eh, number one gira natin ang priority dyan. May pagkaan dyan na nagano. No? Mm-hmm. Number one gira sa karni. Kasi transmissible daan ng ano, rabies. Mm-hmm. Hindi lang man kinanglan nga makagat ka. Ang ribid ng ayam kung makadilap na sa mga pagkaan, mga dia o kung mga pilas mo man, wow. May posibilidad na maging ribid man ng isang tao. O kung nadilapan ang imong karanunan, pag makaan mo man, oh, grabe ka na yung paglato na ka dyan. Oo, ma-ingest mo kag makaan or makaan mo,
apekta maapektuhan gid ikaw. Curious na ako, sir. Hindi may ano kita, may may vaccination kita. Ang ano ang duration niya? Ara ba lang ang okay lang sa gihapon ang vaccine sa ayam or pwede, or kinahanglan kinaton papaksinan ang ayam every year? Sa tulad no, amor nga every year ga vaccine ni kita kay tangat indi pa kita rabies free. Mm. So mandated di kita nga magpabakuna kang aton mga ayam every year. Okay. Kung may case kid nga may rabies sa isa ka lugar, ga mas vaccination man kita dayon maski nakaano sanda no, maski naka pang-vaccine man sanda. So amoran nga regular gid dapat nga magpabakuna ang aton mga owners kay indi pa kita rabies free. Kung mag rabies free ra kita, that is the time nga ma-limit lang natin ang ano no, ang aton nga pagbabakuna sa aton mga ayam. Kung rabies free ra kita, kay sa tulad daw indi pa natin malabot. So number one gid ma-start sa aton mga owners. So mag-entrar mga taliwat, ubusan ta pang vaccine ang ato mga ayam, di ba? Kaya oo, ubusan ta performer kita. Oo, ta performer kita no. Mananaten nga mga sanda barahon nga ano gid no. Compliant kid permi. So may iban na diyan nga daw bud like gid pension diyan, pero eventually ano man no, konsiderasyon lang sa atin nga isig ka pareho man. So nagkapamatay ka mo sa Radyo PC na po sa ako na yung Zoila Cordero, kakupot yung aton nga officer in charge sa Municipal Agriculture Office, Engineer Joven Sonico. Sir, mangkot lang ko, update with regards sa aton nga sentineling? Sentineling natin, hopefully dyan na lang check-in natin, pabuala natin to kay Ma'am Nining Guaro. Kag maka-start man kita kang ato na ano, atin nga sentineling program sa repopulation natin. Mm-hmm. Pero advice lang no, sa tanan ng mga barangays, palihog lang ano, monitor kang ato manong sagod kababoy. No, kay ito yung mananata, malain chimpo talad. Basi may dyan naman lang mga cases na mortality. So palihog lang report kung may ano. No. Pero may mo palang i-anogin natin ng biosecurity sa atin mga swine raisers. Ipa-impose gin natin. Kaya amo lang gin natin pa mata, huwag kita tig ano, huwag pa kita tig bakuna sa ASF. So ayok gin natin sa mga barangay nga monitoro nandang ng mga swine raisers. Mamungkot lang po sir, kaya siyempre may dyan kita tatun ng mga pinalangga, ng mga pumuluyo natin, nga dapat idalam sa sentineling program natin. Mm-hmm. Ang iba natin ng mga pumuluyo, pwede sanda makasagod? Pwede rin na makasagod na naka-ano ra kita no, naka-caravan kita ra last year pag pink natin bala. Mm-hmm. Nga amat-amat hindi gulpihan na ibla. Sa kanandaman mismo ano man nanda do mag ma-sentineling program man sa dabla testing nanda anay. Mm-hmm. Kung daw ay gid na go pwede sa nakago dugangan nanda isa. Mm-hmm. At least maka-repopulate sa liwat amat-amat lang. Pero hindi paggambalatan nga gulpihan natin hindi lang no, kay daw hindi kita gid clear pink zone pa lang kita. Ti ano ako na abiser nga may diyan nga nagasagutik ayam nga mas mayam, sorry baboy nga masobra sa duha ka bilog. Ano okay man lang dan pero ang ginapa-impose gid natin ang biosecurity. Kay ti why ta kamaan once ka mag may ano raman kita, may case raman kita, balik raman kita sa zero. No? So, kanugon ka atin effort. So, although nga mabarabudlay dya kung sundon lang nanda, makabulig dya ang biosecurity ka nanda. Kaya man may nabaton kita, sir, man yung mga reklamo, gaya ka natin. Mm-hmm. Nga may dyan nga nagasagot yung anang baboy, lapit bala sir sa mga panimalay. Oo. Tapos, ang syempre ang baho, iko kang baboy, maklo kang mga kabataan sa palibot. No? So, kung nag-cause ba lang nga siya sa makaginhawa, timayat, ang health mo, ano ang angatan ka dyan, sir, mahimo ka dyan sa mga amo ka dyan ng mga... Oo, no. Number one, karanjagid ang reklamuhay mo lang kung gisa sa imong isig tambi mo, no? Mm-hmm. Mga neighbors mo, wala. So, kung gahirupay mo lang sanda-tanda kung saanda ang mga ano, barangay, huwag kita problema. Pero ang ano ka rin dyan is ang sanitary kagano, no? Ang cleaning and disinfection man sa ano, matabo dyan. Dyan mara sa atin nga biosecurity protocol, no? Ang proper waste disposal na na dyan, gid. So, pero kung amura nga huwag sanda, ano, especially kung highly populated ang area, so gina-discourage ka natin. Ano. Kaya ito, konsiderasyon lang sa palibot mo. Kung daw baho gid, kagay daw hindi gid masarangan. So, yung pwede pang ita na lang ka area nga, ano, no? Area nga, lugar nga, pwede nanda masagudan. Pero ito, buro ang tao. So,
ang health man consider man natin ang health kang ano ni kapalibot natin. Pero why kita tig ordinansa kad siya nga makapagang kananda kay mati siya bega reklamo ron. No, ano pa kita pabangal-bangalan dalang bala sir. Ti amo ra nang antay nusan sa no eh. Okay, ang ano dum lang natin kay kung nagahirupais na sa barangay no. Okay dum lang ra. Kay ti hindi man natin mapunggan ang iba nga magsagot kay ti ginapangabuyan nanda. Mm-hmm. Kay ti more on atin nga ano, atin nga gasagot kababoy giya is more on backyard. Mm-hmm. So pangabuyan gi kang atin mga nanay sa panimalay mm-hmm. no. So more kay sandi natin man ma-intervene na lang kita kung advice na lang ano no kung daw hindi kid kaya nga matinuan kag nagagrabe kid ta na ang usbong kabaho. Pangita na lang kalugar nga pwede nanda masagudan nga hindi wae bala tigamuron. Actually 2023 pa siya sir nga reklamo. Mm-hmm. Kay reklamo roman kang nagligad nga si Mana kay reklamo roman kang nagligad nga adlaw. Actually uh-oh. Ang problema nga siya amo sir since 2023 pa tub tilad do ang mga tao sa palibot pero do nagpasensya tub ko nagkrabratian da lang amo dala. Tiya mo rang isa no problema natin ko ti kung nag-iinti amora na hambal natin la kung gaintindihan na imlan tanda sa andang ano no andang komunidad ma-resolbahan na ma-resolve nanda diyan no sa kananda da lang pero te in, sa atin ng mga side kiti production natin gina promote man hindi man natin mapunggan ang tao nga hindi magsagod no pero kung amora nga katabo nga way sa nagahirupay kung te pa ano da lang paiway da lang kag pangita da lang kay area nga pwede na masagudan nga way tig way di problema create kang gamo umodla ra yo natin. Thank you very much, Adrian Chauvin. Sorry kung may dugang ka pa sa mga updates sa ikan sa aton nga agriculture's office. Ano, ano ko lang no, sa Sunday, ang atin ng mga local farmers sa mga sa idle lines bilang natin, mga pananam ka mga vegetables, may market sa nagi sa Sunday, alas 6 agad, sa may itubang ka atin ng senior citizen. So kung makalabay ka mo, kung makabakal ka na produkto, mas namig. Suportara natin sanda. Ano dyan, sir, tub-tub san o dyan? Every Sunday rin dyan, no, kung matabo, no? Pilot day nanda sa, ano, sa Sunday, ngayon, July 28. So fully, ang atin mga pamuluyo, suportaran natin ang atin mga mangunguma na nagatanam ka mga vegetables, no? Makabulig ka nanda, sanda pagpangabuhi. Mm-hmm. Galang dyan sa may atin nga kilid lang kang senior citizens building natin? Kita ka lang nanda, may boot man sanda dyan iba ta. Mm-hmm. So ano mga baligya nanda, sir? Mga vegetables, no? Nga ginapananam nanda tulad, like, ko may sitaw, okra, kalabasa, mm-hmm. No, ang available nanda base may mga high value crops nanda diyan ano like pipino mm-hmm. no or mga lettuce man diyan so come kag magbakal sa andang mga produkto. Mm-hmm. Kaya may kamahalang daan talaga sir kapatan yung mga laswa. So fully anda no farm gate price no. Mm-hmm. Ano kananda makabulig-bulig gid sa atin farmers. Okay, thank you very much Sir Jovin Sonico. Amo gid tawag nila nga Farmers Market. Farmers Market. Every Sunday. Sunday. Hopefully, maging successful. Diyan kang sige-sige. No? Mm-hmm. So, sustainable. 6 to 5 p.m. sa may dyan ang asa may tapad ng atin yung senior citizens building. Pasi gusto nyo mag-barakal kang atin yung mga preska, ng mga laswa. Agtulang ka mo kada Domingo, sir, no? Every Sunday, planan natin dyan nga magsige-sige and maligyan. No? Okay? Para mga ano, manandaan na produkto, mm-hmm. no? Ma-promote. Kag ma-aware man natin mga pamuluyo guys ba no ang ayang mga farmers natin na nagaproduce ka mga mo diyan mga value crops. Mm-hmm. So may ara pa kita ngidugang mga updates sir? So far may ano da lang no may ano kita tlad caravan to sa may machinery ang Koreans bla. Sa may atin sa SBR natin. So ongoing to tlad ang willing maglantaw to ka mga farm machineries adto lang sa SBR no ato atin ano ato ang to gina-display ang mga machineries nila. Okay, thank you very much, Engineer Joven Sonico, ang ating officer in charge sa Municipal Agriculture's Office. Sir, pagpanamiyaw mo sa imong mga pinalangga. Oo, no, sa liwat, mayong aga sa tanan din sa atin sa Municipal Agriculture Office, no. Gamay lang kami natin kay manan natin no, nag-training ni Iban. So, puloy magamit natin ng mga trainings na nandaka dyan in the future, no, kaya duro kita at bago nga mga, ano, mga upo dyan. So, ginatan sa nga maging equip sa nga in case sa sorry, hinga sa nga arman ang masalo ka mga ubra nga dyan, no. Kag mayong aga dyan sa tanan, no. Kag sa atin sa may public market, no. Puloy nga mayad lang atin nga, no, dyan.
tinda din kag sa slaughterhouse mayong aga din sa tanan. Okay, thank you very much sa atong pinanangga sa liwat Insurance Jovin Sonico Officer in Charge sa Municipal Agriculture's Office. Thank you guys sir sa mga updates. Mayong aga sa tanan. Ado adlaw man kami nag-adlaw kami interview Thank you sir sa paghatag sa mga updates gikan sa my Agriculture Office. Thank you very much. See you again next Wednesday. Good morning, Governor sa tanan. Okay, good morning. Okay, so napatay ng ato nga officer in charge sa Municipal Agriculture's Office, Engineer Joven Sonico, para sa mga updates sa rin sa agrikultura. So magka-pause na ako for a break. Mag-play na kita sa ato nga trivia sa ato mga pinanangga. Stay tuned natin sa 16.7 ISFM. Upod sa giyapon sa ako na Zoila Cordero para sa Radyo Piscina. So trivia.